Hello, magandang hapon pong muli sa ating lahat. Ngayon po ako po ay nagbabalik pong muli. At ngayon po ay isa pang pampaswerte ang ating ituturo sa inyo. Ito pong pampaswerteng ito, kung kayo ang inyong mga wallet o inyong mga bulsa ay lagi na lamang nasasaid sa pera, ito po ang ating gagawing pamamaraan upang hindi tayo masaid sa pera. Lalong-lalo na ang ating mga pitaka, dapat po ay hindi natin ito masasaid ng laman. Ngunit bago po natin ito gawin, muli, ito po ay para po lamang sa may mga 100% paniniwala sa mga pampaswerte. Ito po ay para lamang po sa may mga positibong pag-iisip at masayahin, lagi lang positive sa kabila ng mga pagsubok, kasi hindi po talaga mawawala ang mga pagsubok sa ating buhay. Nasa sa atin po yan kung paano natin haharapin. At ito pong ating pampaswerteng ito, ito po ay gabay lamang na maaari namang hindi porket mayroon ka ng pampaswerte ay hindi ka na magtatrabaho or magdodoble sikap. Kapag tayo ay may pampaswerte at sinasabahan natin ng pagsisikap at pananalig, ito po ay ating makakamit ang ating mga kahilingan. Marami na po tayong natutulungan dito sa ating mga pampaswerteng ito na tiyak naman talaga namang sila ay nagtatagumpay. Basta po, lagi lamang po tayong positibo. So kung ikaw po ay positibong tao at naniniwala sa mga pampaswerte, ito po ang ating gagawin. Kailangan po kung tayo ay gagawa ng pampaswerte, lagi nating sinapanyapairal ang ating law of attraction. Kailangan nating pagganahin ang ating law of attraction upang ang ating kahilingan ay ating magaganap at ating mamamanifest ang ating ginagawang pampaswerte. So ayan po, ano po ba ang kailangan natin dito? Gagawin po natin ito ng Martes or kaya ng Biyernes po ng umaga. Martes or Biyernes po ng umaga, alas 6:30 hanggang alas 8 po. Ngayon po kung wala kayong oras ngayong Martes or ng Biyernes, ay pwedeng-pwede natin itong gawin ngayong 26 ng gabi. Kung wala kayong oras ng Martes o Biyernes, ay sa 26 po ay pwedeng-pwede natin itong gawin ng gabi sapagkat full moon po. Pink full moon, kaya napakainam ang gumawa ng pampaswerteng ito ngayong full moon. Full moon, April 26. Ano po ba ang kailangan natin dito? Ang kailangan lamang po natin dito ay 21 na piraso ng buto. Buto po ng kalabasa. Yes po, buto po ng kalabasa. Marami naman na po siguro kayong naririnig na ang isang buto po ng kalabasa ay isa ding mainam panghatak ng swerte. So ayan, kailangan lang natin ng 21 na buto ng kalabasa na pinatuyo ninyo. So ibilad po ninyo ito sa araw, kahit mga isang oras ay ibilad po ninyo ang buto ng kalabasa na yon sa araw upang ito po ay matuyo bago natin gamitin. Kailangan din natin ng 3 coins. Ayan, 3 piso. Ayan, silver. Kailangan pare-pareho silver. Pero bago natin ito gamitin, muli ay ibabad muna natin ito sa tubig na may asin sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos ay patuyuin po natin ito sa hangin at maaari na natin itong gamitin. So ayan ha, bago po tayo gumamit kasi kung kanino ng mga kamay ito pasapasa na, kaya napakarami ng mga negatibong enerhiya ang nakadikit sa ating mga barya. Kaya ibabad muna natin ito sa asin na may tubig sa loob po ng 30 minutes. At ang isa sa pinakakailangan natin dito ay ang isang pirasong dahon ng laurel. Isang pirasong dahon lamang po ng laurel at kailangan natin ng reed na pouch. Pouch po na red or kaya naman ay telang pula. So ayan. Kapag handa na ang ating 21 na butil ng kalabasa, ng buto ng kalabasa, 3 barya na ibinabad natin sa tubig na may asin at nandyan na rin ang ating isang dahon ng laurel at ang pouch, ay tayo ay maghanda na. So ayan, habang tayo ay naghahanda, ay ating ikiklaim na ang ating mga ginagawang pampaswerte ay magmamanifest. Gagamitin natin ating pagganahin ang ating law of attraction habang tayo ay gumagawa ng pampaswerte. Ayan, habang tayo ay nakaharap sa silangan, syempre, nakakonsentrate tayo sa ating gagawing pampaswerte. Laging maging positibo ang isipan na ito ay magmamanifest.
So ayan, habang ikaw ay nakaharap sa silangan, ay kuhanin mo yung bread na pouch or kaya naman ay pulang tela. Ngayon ay ilagay mo una ang ating tatlong barya. Ang ating tatlong barya ay ilagay mo doon sa pouch na pula or kaya naman sa telang pula. And then po, isunod po natin ang 21 na butil ng bigas. So, nailagay na natin ang barya. Nailagay na natin ang barya and then nailagay na natin ang 21 na butil ng kalabasa. Ay saka natin ilagay ang dahon ng laurel. Ngunit bago natin ilagay ang dahon ng laurel, ay hawakan muna natin ang dahon ng laurel at saka tayo humiling. Humiling tayo ng walang gamit na sana. Bakit ba lagi natin sinasabing huwag natin gamitan ng sana kapag tayo ay humiling? Sapagkat kapag tayo ay gumamit ng salitang sana, ay parang hindi buwang tiwala mo eh. Parang alinganin ka pa sa iyong sarili na talagang magkakaroon ng katuparan ng iyong kahilingan kasi ginagamitan mo ito ng salitang sana. Kaya sa tuwing humihiling tayo, ay iwasan natin ang paggamit ng salitang sana. Direkt po tayo. Ikaw ang tutulong sa akin upang kailanman ay hindi mauubusan ng laman ang aking bulsa at pitaka. Nasa sa iyo na po yan kung ano ang hihilingin mo. Ngunit kailangan kapag humiling ka ay talagang ikiniklaim mo din sa iyong sarili na ang iyong kahilingan ay magkakaroon ng katuparan. Na ang iyong ginagawa, ito ay magmamanifest sa inyo. So pagkatapos po niya, nailagay mo na. Pagkatapos mong humiling ay isama mo doon ang ating dahon ng laurel sa barya at sa 21 na butil ng kalabasa. Kapag tayo ay gumamit ng tela, ay tahiin na po natin ang tela at yakin na walang matatapon doon sa barya, sa buto ng kalabasa at ang dahon ng laurel. Kailangan ay itahiin natin itong buong gilid nito, buong palibot ng ating tela para po ito ay hindi matapon or hindi kahit isang piraso ay wala pong mawawala doon. Kailangan nandun po lahat ng ating mga sangkap. Kung kayo naman po ay gumagamit ng pouch, so kailangan po natin pagkatapos mo natin ay itali po natin itong mabuti upang hindi po ito matapon. Pagkatapos po nito, ay hayaan po nito itong mabilad sa araw sa loob po ng isang oras or 30 minutes. Pwede po natin itong hayaan na masinaga ng araw sa loob po ng 30 minutes to 1 hour. Pagkatapos po kasi at dun po sila i-energize po natin ito sa sikat ng araw sa umaga. Kaya po tayo ay haharap sa silangan kapag magawa tayo ng pampaswerte. Kapag kau naman ay gumagawa ngayon 26 ay kailangan mo din itong pasinagan sa sikat ng buwan sa loob po ng 30 minutes or kaya naman sa loob po ng isang oras. Pagkatapos mo po itong mapasinagan ay kuhanin mo na ito at maaari mo itong dalhin kung saan. Maaari mo itong ilagay sa iyong wallet or kaya naman ay sa iyong bulsa. Ito po ang makakatulong sa inyo. Basta po pag ginawa man nyo ito ay lagi kayong magtiwala. Lagi kayong magtiwala. Halimbawa pupunta kayo sa trabaho or kung saan man kayo pupunta, dapat ay lagi itong nandyan sa iyong wallet or sa iyong pitaka. Ito po ay maghahatak ng swerte upang kayo ay hindi masairan ng pera sa inyong mga wallet. So ayan po muli, kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, gagawin po natin ito. Ngunit kung kayo naman ay hindi naniniwala sa mga pampaswerte, huwag na lamang tayong magsayang ng ating panahon at oras sapagkat wala din pong mangyayari. So ayan po lamang guys, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon.